Hello po mga bossy, ngayon po yan, naka-modified na po itong Huawei 5G CPE Pro. So actually, itong isang ito ay 3500 MHz or hanggang sa 4000 MHz to. Itong PCB antenna. So na-disconnect ko na po siya at actually naka-direct na lang ako sa Pigtail IPX SMA. So dito po siya, no. Then so nice ko sana ipakita sa inyo to. Kung saan ako nag-solder ng itong Mimo. Ito yung Mimo. So ayan po, naka-solder ako sa mismong PCB antenna. Ganun din dito sa kabila. So sa dalawang puti naman ito, itong dalawang puting cable na to. So sundan niyo po ito. Itong white. So naka-soldered pa rin po ako niya. At isang malaking white dito sa parts na to, nilipat ko siya dito sa banda rito. So baga para malapit sa mismong kinabubutasan ng aking kinabubutasan nito, gaya nito. Medyo nahirapan ako sa pagbutas nito. So bali 6 ports yung pinagawa sa akin ng customer ko. So pero actually para sa akin 4 na ports sapat na, pero since ni-request ng customer ko na 6 ports, okay, 6 ports gawin ko. Pero actually, para sa akin, maski wala na to, itong dalawang to, hindi na kailangan to na mag-jumper. So wait lang tayo mag-jumper. So ngayon po, itong part na to, nilagari ko siya para magkaroon ng paglalagyan ko ng SMA ports. Kaya nito binutasan ko dito. Panda dito yun. So ulitin ko, ito yung mahalaga ito, malakas yung frequency nito. So 3500 MHz hanggang 4000 MHz yung kanyang kakayanin. Itong maliit na to, siguro mga 2600 MHz. Tapos itong dalawang kulay puti na to, isa, tapos itong pangalawa ay 2800 MHz. Pero pwede siya maging pwede sa band 28 din. Base sa trial at error ko. So okay, i-assemble ko na po ito. At either kinabukasan or Martes, mag-conduct na ako ng speed test gamit ang Smart Pro at dito SIM. So okay, assemble ko na po ito. To be continue po tayo.
Sila po mga bossing at lalo na kay Boss Weweng. Kay Boss Weweng po ito yung 5G CP Pro ng Huawei H112-372. So, pinagawa niya sa akin mga 6 ports. So, gaya ng sinabi ko, dinisconnected ko na po yung mismong maliit na PCB antenna, kaya wala na siyang built-in or internal antenna. So, ito na lang magsisilbing internal antenna niya or yung indoor antenna lang. So, okay, mag-speed test tayo gamit ang dito SIM. So, pagkatapos nito mag-speed test sa 5G SA tapos sa 4G. So, okay, unahin natin ang dito SIM. So, makikita niyo po ay dito sa dashboard ay 4 bars. Tingnan natin yung signal status yata yun. Signals. Device information. Ay, ito mga signal status niya. So, maganda yung kanyang 5G signal. Parang sobrang lapit yata yung tower ng dito. Siguro mga estimated po 300 meters. 300 meters away, mga ilang lakaran lang dito. So, or 500 meters. So, okay, wag natin patagalin pa at ngayon po 'yon nasa nakaset tayo sa 5G. So, naka 5G SA, then mag-speed test na tayo. Unahin natin yung 5G para interesado ko dito sa 5G SA ng dito. Dito sa fast.com. Sa fast.com, uy, pumapalo siya ng possible na 500. Going 500, okay. Pero okay, maganda. Di ako boss agad yung data ko sa dito SIM. Okay. So, dito sa upload. Uy, naku, 1 gig na agad nabawasan. 1.6. Kung meron lang sana unlimited data yung dito SIM, hayahay ang buhay. Okay. Mantapin yun nasa 1.6. So, 1 gig tapos 600 o mag 700 MB. So, okay, lipat na tayo sa 4G. Disable lang natin itong 5G network. Then, lilipat na siya sa 4G. Talagang lilipat niya sa 4G to. Teka, set ko lang muna sa 4G. Okay mga bossing, ngayon po yun na set up ko na po sa 4G. Itong dito SIM. So nakita niyo po itong parang number ng dito SIM or network number, okay? So tingnan natin kanyang signal status ng 4G. Service information. Oops. Kapag 4G medyo okay na rin. Kanina sa 5G, 15 dB yung kanyang signal.
So, okay, mag-speakers na tayo. So, ito muli yung 5G SA na gamit ng itong antenna stick na lang to. So, ngayon naka-setup siya sa 4G. Ibig sabihin na either dito sa mga antenna dito, 4G. Pero, di ko siya tinanggal sa pagka-input o naka-intact yung PCB antenna, naka-intact pa sa mismong motherboard. Pero itong itong SA or 3500 MHz to 4000 MHz to. Hindi siya naka-intact sa mismong PCB antenna niya. So, ginawa ko direct na talaga. So, okay, mag-speed test na tayo sa 4G. 4G ng dito SIP. So, ngayon po yung 4G ng dito SIM yan. Oh. So, meaning to say, mas malakas yung 5G SA. So, up next ay input natin yung mismong Super Galaxy Ultimate. So, stay tayo sa 4G. Saksak ko na po ito yung outdoor antenna. Okay mga bossing, ngayon po yung naka-input na po yung outdoor antenna natin. So, nawala na po yung mismong antenna stick natin. No? Ito na po siya. Tinanggal ko na po at may nakita na ako na palagay ko favorite ko na combination sa pagdating sa 4G ng dito SIM. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung combination ng favorite ko para sa 4G. Yung ito yata sa bandang itas. Yung ito yung ano ito is 2800 MHz, tapos ito yung 2600 MHz. So, para bang ito yung malaking antenna, itong dalawang ito, tapos ito yung itong dalawang nasa gilid, yung mismong MIMO, dalawang MIMO, so dalawang main, tapos ito yung dalawa nito sa gilid, dalawang MIMO. So, para bang ito magsisilbing diversion, no? So, okay, mag-speed test na tayo. Okay yung kanyang signal status, no? So, ito muli yung 4G na naka-built-in. So, ngayon po yung ito yung naka-external naman. So, sa naka-external, pwede siya umabot ng sabihin na lang natin 45. 41. Well, at least pumalo siya na 40. So up next mamaya yung naka-input yung Super Galaxy sa 5G SA. So okay, balikan natin itong 4G ng naka-built-in. Ito yung naka-external or naka-extend 39. Okay, may improvement naman ako. So,
Well, lipat natin sa 5G SA. So, okay, cut ko muna po dito sa video na to. Okay mga boss, ngayon po yan, naka-5G SA na tayo sa Lito SIM at naka-input na po yung Super Galaxy Ultimate. So, balikan natin itong kanina naka-antenna stick ng 5G SA. So, 470. So, mag-speakers na tayo. So, 5G SA na naka-Super Galaxy Ultimate. Tumalo siya ng 500 plus. Wow, okay. Grabe. Sana nga lang talaga magkaroon ng unlimited data yung Vipocent. Kaso, palagay ko very, very, very soon pa po kung dapat ng unlimited data yung Vipocent. Kung kailan man sila mag-announce. So, okay, balikan natin itong naka-antenna stick na to. Laban sa Super Galaxy Ultimate. O, mantakan nyo, lumaki yung upload, no? Lumaki din yung kanyang download speed. Okay, up next, yung Smart Bro. Di ako naka-limited data nun, katulad dito, hindi ko unlimited data. So, naka-magic data yata ako sa Smart Bro ko. So, okay, lipat na tayo sa Smart Bro. Okay mga bossing, nagbabalik tayo ngayon po dito sa, no, sa Huawei 5G CPE Pro na H112-372. Actually, nakaset to sa 5G NSA. Nakailang beses na ako nag-restart nito para mapag-signal lang yung mapalabas man lang yung 5G dito sa dashboard na to. Pero kahit makailang restart na ako ng itong unit na to, di pa rin siya lumalabas yung 5G since di siya naka-built-in lang siya. So baksak pa rin siya sa 4G signal paski naka 5G NSA. So pakita ko 5G NSA. So nakalock siya sa 5G NSA pero bumaksak pa rin siya sa 4G since totally mahina lang talaga dito sa loob ng bahay namin. Kaya okay, mag-speed test na lang muna tayo dito sa 4G. So tanggalin ko muna, i-disable ko muna itong 5G na to. So ayan, totally naka 4G tayo. Teka. So okay, totally 4G. Na wala siyang outdoor antenna, naka built in. At ang pwesto nito kalapit ng bintana namin. So, okay, di ko alam kung anong band to, pero tignan natin sa anong current band nito. Sinner, negative. Di ko alam, wala siya. Siguro makikita lang yung kung saan siya nakakapit na band sa mismong Huawei manager. So, since ginagamit yung cellphone ko sa camera, so, bali by screenshot na lang. Okay. Okay, mag-speed test na tayo na walang naka-built-in siya sa 4G. So, okay. So,
So sa naka-built-in, normally talaga naka hanggang 2 to 4 Mbps or 2 to 3 Mbps. Pero bumapaksa siya sa 1.9. Okay, 1.6. Talagang mahina lang talaga yung signal sa loob ng pamamahay. Pero once nasa labas po ito, sigurado medyo malakas-lakas din. So, matapos nito, input natin yung outdoor antenna. So, okay, input natin yung outdoor antenna nito. So, ilang bars? 2 bars? Okay, okay, cut ko muna dito sa video na to at setup ko muna ba? Okay mga boss, ngayon ko yung nakasetup na po yung outdoor antenna sa 4G. So actually, or to be honest, palikot yung kanyang cell ID. Bye-bye-bye din yung signal status nito. So, kaya kanina 4G plus, ngayon bumaksak siya sa 4G, 4G plus ulit. Paiba-iba talaga siya ng, ano, ng cell ID. Malikot yung, either malikot yung antenna ko or sumasabay sa hangin yung mismong outdoor antenna ko. Kumbaga disabled yung pagka-mount ng aking antenna sa hubungan ko. Sumasayaw siya sa hangin. So, mas maganda sana kung meron siyang cell ID locking. Pero sa nakikita ko, wala pa akong makita ng cell ID locking nitong Huawei 5GCP Pro. So, okay, huwag natin patagalin pa. Mag-speak na tayo. So, ito po yung naka-built-in. Up next yung naka-outdoor antenna na Super Galaxy. So, ayan. So, meaning to say, successful yung pag-modify po natin. So, medyo mabagal na mag-okay. Upload. Hindi ka nakasan, pero okay na. Siguro talagang malikot lang talaga yung antena ko ngayon. Okay, 2.5. Balikin natin itong built-in laban sa merong outdoor antenna. So, okay. Kung isa-set ko siya sa 5G NSA, babaksak po siya sa 4G. So, ano siya, no? Naka-built-in, no? Bumabaksak siya sa 4G. So, itetest na lang natin yung naka-input na po yung outdoor antenna sa 5G NSA ng Smart. So, di na tayo makapag-speed test ng naka-built-in na 5G NSA kasi bumabaksak po siya sa 4G. So, okay, set up ko muna po sa 5G NSA. So, okay. Cut ko muna po. So,
okay, nakita niyo na po yung kanyang dashboard na naka 5G at 4G. So, tignan natin yung signal status niya. Okay, parang di kagandahan yung kanyang signal status na. So, okay, mag-speed test na tayo ng 5G NSA with the Super Galaxy Ultimate. So, ayun, pumapalo siya ng, pwede siya pumalo ng 200 Mbps. O, mukhang mabilis lang talaga ngayon. Pero importante lang dito, success yung pag-modify po natin base sa mga testing natin ngayon. So, kung gusto niyo po pangalawang speed test itong naka-outdoor antenna na 5G NSA, so, sige. Ayun, pumalo siya na 200. Ganun talaga, stable. 180, okay. Okay, balikan natin yung kanina. So, parang stable pa rin, no? May mga several time talaga, time to time, nagbabago yung speed test. So, okay, dito na po nagtatapos itong pagtetesting nitong 5G, ayan, Huawei 5G CPE Pro na model number na H112-372. Okay, boss, waray-waray, ready to ship po na po ito either mamaya or bukas po ipapa LBC na po. Either mamaya or bukas. So, okay, maraming salamat sa inyo pagtiwala at sa pag-avail ng aking services na modify service itong Huawei 5G CPE Pro. So, okay. Maraming salamat po. Ako muli si Mr. Ramos. Paalam po.